Una-una humingi po ako ng paumanhin dahil hindi po ako sanay sa mga ganito. Alam niyo po, first time ko lang po talaga na makatanggap ng imbitasyon na humarap sa Senado. Nakakakabahat, nakakatakot. Sa totoo lang po, hindi malinaw sa akin kung bakit po ako naimbitahan sa hearing. Unang-una po, hindi ko alam yung tungkol sa mga dokumento. Nalaman ko na lang yan nung pinakita sa akin. Dahil hindi po ako nagbabasa ng mga ganyan. Wala po akong alam. Wala. Okay. Thank you po. Ito rin ma'am, may napabalita in 2011. Two former household workers who lodged a complaint of serious physical injury against Maricel Soriano stated that they decided to flee from the actress condominium unit also because of her alleged cocaine use. Ano po masasabi mo dito sa balita na ito? Hindi po totoo yan. Hindi totoo? Hindi po. Thank you. I just want to get your answer para to set the record straight. Yes po. So hindi totoo yun? Hindi po. Pero totoo na meron kayong dalawang katulong sa bahay na dalawa na umalis? Opo, kasi ninakawan po nila ako. Ninakawan kanila? Opo. Totoo na binugbog mo sila o hindi? Paano ko naman po bubugbugin? Dalawa po sila. Okay. Balita tungkol kay Diamond Star Maricel Soriano. Giniit niya na hindi siya gumagamit ng illegal na droga. Kasabayan ng pagdalo niya sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Iniuugnay kasi si Soriano sa Umani Pideya Drug Surveillance Report sa kanila ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang condominium sa Rockwell, Makati noong 2012. Hindi raw malinaw kay Soriano kung bakit siya naimbitahan kahit hindi naman napatunayan ng mga impormasyon. Inamin naman ni Soriano na siya ang may-ari ng condo unit pero naibenta na raw niya ito noong 2012. Hindi na rin mahanap sa PIDEA office ang nasabing dokumento at muling itinanggi ng PIDEA na nag-e-exist ito. Bakit ba kasi nagli-leak yung mga documents na hindi naman ma-confirm pa?